morning, everyone, and once again, I would like to welcome you and greet you a blessed, blessed morning to each and every one of us. God is truly great and He is faithful sa mga buhay po natin. Once again, you can see the evidence on my back. You can see the nature that the Lord has created for us to enjoy. As I was looking at this place, I can really feel the serenity of, you know, I can relate it to the presence of the Lord in this place. I really believe that the presence of the Lord is in this place. And once again, welcome to our program. Let's talk about His Word. And today, we will continue to strengthen ang atin pong pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang salita. So tayo po ay magpupuri. Tayo po ay sasamba sa ating Panginoon sapagkat sa lahat po ng ito, truly we can say that our God really is worthy of all the praises. Our God is so great. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we would like to thank you. Sa panibagong araw, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Once again, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon to ponder upon your word this morning. Ang dalangin po namin, O Diyos, na patuloy ang inyong pangunawa at kaalaman ay sumaamin sa umagang ito. Lord, maraming salamat na sa pamamagitan ng salita, Lord, kami ay makatanggap, Lord, ng aming pagkaing spiritual. Lord, dalangin po namin na itong mga salita, Panginoon, na aming pagninilay-nilayan ay maging kalakasan ng aming kaluluwa at patuloy, Lord, na lumakas ang aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Good morning, good morning. Good morning, God. We love you, Lord. Hallelujah. We praise you, we glorify your holy name, Lord God. Welcome, thou art welcome in this place, Lord. Splendor of the King, Lord in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, yes, God.
God. Receive all the praises, Lord. It belongs to you and to you alone. So once again, batiin ko po muli ang bawat isa sa atin ng isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. And we are so blessed this morning, as in, kung blessing lang naman ang pag-usapan natin, talagang we are so blessed because the Lord had provided me with a co-host this morning. And let's welcome my co-host, our co-host this morning, Pastora Carl Marie Valier. Good morning, Pastora. And good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa Let's Talk About His Word. Yes, good morning everyone. Ano? Ngayong araw is very special sapagkat yan, the Lord had provided me with a co-host. At alam ko po that the Lord has something for each and every one of us. At Pastora Bing will be the one to share to us the devotional sa umagang ito. Pag ninilay-nilayan po natin ang salita ng Diyos, at ito po ay may pamagat na let us learn to inquire from God. So, ayun nga po, Pastor, na sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon, so binabati ko po muli kayo ng isang maganda na pagpalang umaga sa ating lahat. What a wonderful day to start, Pastor, no, October 1 pa naman ngayon. Yes, so, let us start our October with our God and upon listening sa instruction ko niya sa atin sa umagang ito. So, ayun nga po yung topic natin sa umagang ito ay about inquiring God. Alam mo kasi yun, Pastor, tayo kasi mga tao, we have this habit, and mostly sa mga tao na masasabi ko talaga, no, na they know kung hanggang saan lang yung limit nila. Every time na meron silang mga bagay na, let's say, hindi nila alam kung paano gamitin, mm-hmm. yung tendency nila is nag-aas sila doon sa mga tao na expert pagdating sa field na iyon. So, let's say for example, pag sa church pastor, ako nung nagsisimula, halimbawa man nung sa music, syempre wala tayong kaalam-alam sa mga ganyan. So, yung tendency, nagpapaturo tayo or humihingi tayo ng advice or rather, nag-get tayo ng knowledge doon sa mga tao na expert sa field na iyon. Mm-hmm. And even nga, kahit nga sa mga direction pastor kapag hindi natin sure kung saan tayo patungo talaga, hindi natin alam kung saan yung current na lugar na kailangan nating puntahan, yung tendency is nagtatanong tayo sa mga taong may alam right. sa daanan right. na yun. So katulad na lang, Pastor, naalala ko nung pumunta tayo sa birthdayan sa Madalag. Yes. Ayun. So yung alam lang natin ay yung pangalan ng may bahay. Yung alam lang natin ay yung lugar lang, pero hindi po namin alam exactly where? Kung papaano kami makakarating doon. So yung ginawa namin sa mga tao na nandoon na sa lugar, yung ginawa namin along the way, lahat ng madadaanan namin nagtatanong-tanong talaga tanong kami. Lang ng tanong. Oo, hanggang sa nalaman namin at aputahan na namin kung saan na talaga yung yes. may handaan na yun. So, masasabi ko talaga na siguro, nandito na talaga sa atin, Pastor, no, ng mga tao na kapag hindi natin alam yung isang bagay, yung tendency ay tatakbo tayo doon sa mga taong merong may mas higit na kaalaman kaysa sa atin. Kasi alam na natin yung feeling na malos, or alam natin yung feeling na kapag hindi kasi tayo nagtatanong doon sa mga expert, yung tendency, kapag tayo-tayo lang, it's either nasisira yung gamit na hindi natin alam kung paano yes. gamitin, or di kaya, yung tendency kapag sa daan tayo, hindi natin alam kung saan tayo patungo, ay malolos talaga tayo, yes. mawawala talaga tayo. And yun yung isa sa mga bagay na hindi mo talaga nanaisin sana sa buhay mo. And it's the same po sa mga buhay natin. Although hindi po siya bagay yung buhay natin. And yes, I could consider it as an adventure siguro, Pastor, no? Mm-hmm. Na isang adventure na talaga naman na hindi natin exactly alam kung ano nga ba talaga yung ahead of us. Yes. But there is still someone who knows exactly kung saan nga ba patungo yung buhay natin. And kailangan po na tayo ay mag-inquire doon sa mas may nakakaalam upang hindi po tayo maligaw at upang hindi po tayo mapunta talaga sa maling daan. Yes. Talaga. That is why it is important po sa mga buhay natin that we inquire the Lord always. Bakit? Kasi nga po, yung Diyos lang po yung may alam talaga sa kung ano nga ba yung purpose niya, yung plan niya sa mga buhay yes. natin. And as we could see
especially ako po mismo makaka-testify, yung moment before na hindi mo ba alam, Pastor, how to inquire to God about your life, I could really see that my life is really walang patutunguhan, yes, or you could see na wasted talaga yung buhay mo. Kasi nga, hindi ka nagtatanong sa mas nakakaalam ng higit sa buhay mo kung ano ba talaga, yes, yung purpose mo sa mundong ito. That's why we see ourselves as lost, yes, or kaya nga maraming nagki-claim na they are lost right now along the way. And kapatid, kung ikaw man yung nakaka-feeling ng ganyan sa buhay mo, then this topic is really for you, and we are really encouraging you this morning that we need to inquire our God. So to inquire, let me butt in, Pastora. Ah, no? I can relate this one to your field, your career. As an architect. So it's very important. Your role is very important when it comes to construction. At halimbawa, kung ako ay yung tao na gumagawa, let me say, panday na lang ako. And then I do not know what to do. And hindi rin ako marunong magbasa ng plano. So kung halimbawa, gagawin ko lang yung bahay na hindi ko alam kung paano sundin yung design mo, then siguro kahit yung engineer, kung hindi niya maunawaan yung design mo, hindi naman siya pwedeng mag-judge sa sarili na ganito na lang gawin ko. So pwede rin gawin yon, kaso lang pangit talaga yung magiging outcome niya, because it will not meet the standard or the expectation of the one who requested the design. So that is why they hired an architect, para magkaroon talaga ng assurance doon sa design, di ba? So I would go to the architect and ask kung paano gawin ito at ipaunawa sa akin, because he is the one who has the knowledge, the right knowledge about that one. The same with inquiring to God. It is the same with our life, that it is very important when we do not know what to do sa ating mga buhay, o kung paano natin abutin yung expectation ng Diyos sa buhay natin. Then kung hindi natin alam, let's inquire to God. Yes. Sabi nga po sa isang quote na lagi ko pong tinatandaan, mas mabuti nang nagtatanong kaysa nagmamarunong. Yes. Kasi yung tendency, Pastor, pag nagmamarunong ka, halimbawa yung sa cellphone, hindi mo naman alam dating gamitin, nagmamarunong ka lang, yung tendency masisira po talaga. Akala mo kung anong pinipindot mo, reset na pala. Naka-reset na pala. So nawala lahat ng files. Ganun. So napaka-importante po talaga yung tinatawag nating pag-inquire. So let me define it po sa Merriam, sabi dito sa dictionary. Inquire po is a verb, and yung sabi po dito is, it means to put a question or seek for information by questioning. So let us take note of the word seek information by questioning. Nagtatanong po tayo. So you see, yung isa talaga sa mga bagay na naghihinder sa atin kung bakit minsan ay hindi tayo nagtatanong, rather tayo na lang po ay nagmamarunong, dahil po sa tinatawag nating pride. Kasi parang feeling, Pastor, nating mga tao, kapag meron tayong isang bagay na hindi natin alam, nagmamarunong na lang tayo, kasi nga feeling natin kapag nagtanong tayo, parang pinapakita na wala tayong alam, yes, or wala, right, tayong wala talaga tayong expertise sa ganyan, kaya yung tendency nagmamarunong na lang tayo sa mga bagay. And iyon po yung isa sa mga danger sa mga pagmamarunong. Napakadelikado 'yon. Oo, nagmamarunong. Yes, na hindi mo naman alam exactly kung paano. So it's the same po sa ating mga buhay. Yung tipo ba na nagmamarunong ka na lang sa sarili mo on how you could live your life, or yes, you could live naman, makasurvive ka naman sa araw-araw, but I could say it will not meet yung standard or yung pinaka-the best na plinano sana ng Panginoon sa buhay mo. Kasi nga yung kulang ay hindi tayo nagtatanong sa ating Panginoon. Right. And you know what, yung tinatawag po natin na pride na ito is, ito po yung nag-transition sa atin patungo doon sa tinatawag na buhay ba na independent galing sa Panginoon. O bakit sinabi nating independent? Kasi nga po, because of pride, kasi yun eh, andun na yung parang ano mo sa sarili mo, kaya ko to, bilib ka na sa sarili, kaya ko to, ganyan. Kaya yung tendency
tendency, parang nalalagay na sa isipan natin, nakokondisyon na po tayo na, ay, hindi na tayo nag-i-inquire sa Panginoon. Kasi isipin natin, kaya ko to, ah, matalino naman ako, may pinagtakposan naman ako na pag-aaral, degree sa kolehiyo. That really is the danger of it. Yes. Diba? Yung magkaroon ka ng ganong feeling na, kasi yung sobrang believe tayo sa sarili natin could be a big factor para hindi tayo doon mag-inquire sa Panginoon eh. Yes. Oh, so, at ito ay kasalungat na kasalungat, Pastora. Let me quote it. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 says that we must trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. Oh, let me take that phrase. Do not lean on your own understanding. At yan po kasi yung kalimitang nagiging pagkakamali natin as human beings, na kapag we gain something out of experience, out of mga pangyayari sa buhay natin, parang tila baga we conclude na alam na natin ano, and then when it comes again on a different form, parang sasabihin natin sarili natin, nalagpasan ko na yung una, kayang-kaya ko ito, ano, na nakagawin ako ng kaalaman, may knowledge na ako dito, parang ganon. But sadly to say na marami pa rin ang nagpi-fail sa buhay on that kind of attitude. Correct. And kung hindi man, Pastor, na nagre-realize sila sa sarili na lang understanding, yung ginagawa na lang nila, instead of asking God, yung ina-ask na lang nila, nagre-rely na lang rather sila sa buhay ng ibang tao. Yes, baga, they see to it na kung ano yung nararanasan nila ngayon is the very same experience na naranasan ng ibang tao. That's na true. Yan. Kaya kinaka-copy-paste na lang nila, Pastor, thinking na kung ano yung naging solusyon sa buhay ng ibang tao, ay ganun din yung magiging solusyon yes. sa kanila. Oh, kaya nung umuso, hindi na alam ang gagawin, yung isa nagpatiwakal. Kung kaya hindi, nagpatiwakal din. Yung isa, yung solusyon niya, nag-asawa maaga, eh, ginaya na rin. So, yun, kasiraan po yung nangyayari sa buhay yes. ng tao. That is why it's very important that we will learn. We need to learn, and we really need to learn to inquire to the Lord, yes. especially when it talks about our life. So yes. sabi nga po sa Jeremiah chapter 17 verse 5 to 6, this is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. He will be like a bush in the wastelands. He will not see prosperity when it comes. He will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. So, ayun po talaga yung verse na nagsasabi sa atin. Nasabi doon ng Panginoon, cursed talaga yung mga tao na nagtitiwala sa sarili lang niyang yes. kakayanan. And we could really see it po talaga right now sa mga nangyayari sa buhay ng ibang tao. Yung mga meron kang tao mga nakikita na yun talaga, naging failure talaga yung buhay nila. Kasi nga, nag-rely na lang po sila sa sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang kaalaman. And yung pinaka-epic, nag-rely na lang sila sa kung ano yung naging karanasan yes. ng ibang ano yung trending. What's trending? Kung ano yung usong buhay ngayon, then gagayahin yung paboritong artista. Ganyan. Yung mga iniidolo nila sa buhay, yan, gagayahin na lang nila without considering na hindi lahat would work the same way. Yes. Because sabi nga ng salita ng Diyos, that God works in different ways sa buhay natin. Mm-mm. Because we are individually designed by our God. Correct. Although we are all created in the image and in the likeness of God, our life is designed on a specific ways. Yes. Oh, yung buhay ko po, Pastora, ay yung iba rin yung pagka-design ni Lord sa buhay mo. Mm-mm. Pero pinagtagpo-tagpo tayo ng Panginoon to serve a certain purpose, a specific purpose sa mga buhay natin. At yun nga, kung hindi natin alam, yun naman yung mahirap doon. Hindi talaga natin alam, then we tend to do it in our own way. Yan, believing that what we are doing is right. Yun po, doon po tayo nadadapa kung minsan sa atin pong mga buhay. Doon, hanggang doon na lang natapos sa naniwala na lang tayo or sa isip na lang natin. Mm-hmm. At totoo namang nasa isip lang talaga natin yes. na tama talaga yung ginagawa natin without inquiring our God. Mas mabuti na, Pastor, na ano, 'di ba, nagtatanong ka and meron ka sa isip mo and na-confirm yun ng Panginoon. Yes. Kaysa naman na akala mo lang, hanggang akala mo na lang yes. talaga and mali. And yung ending mali pala yung ginawa mo. So especially, Pastora, when you want to discover something sa buhay mo, it is like inquiring to a restaurant, 'di ba? May bagong restaurant ngayon na halimbawa nag-open up. Mm-hmm. And then you wanted to know all the
mga minus nila or ano ba yung mga services nila na maganda na i-avail mo, or what are the promos na meron sila. So you would call the number, or you go to the website and then you inquire about that things you wanted to know about that restaurant. Yes. It is the same manner sa buhay natin. When we wanted to discover something and we do not know, then let us inquire to that specific person na talagang nakakaalam ng mga bagay na gusto nating i-discover sa buhay natin. And speaking about life, there is no other person that knows what our life would become than our God who created us, correct. Who has given us this so-called life. Amen. Right. Sabi nga po dito, destruction happens to a person who trusts in his or her own strength or another's. We must understand that we were not created to be alone but to be with God. Yan, curse alone, is the creation separated from the creator. Talaga naman, Pastor, nga napakahirap ng buhay ng isang creation na napawalay sa kanyang creator sapagkat hindi niya talaga alam kung paano magagana yung buhay niya ng maayos. Ano ba yung purpose niya? Yung purpose niya, ganyan. Functions niya, diba? Correct talaga, Pastor. And we could testify to that before we came to know our Lord Jesus Christ talaga na, ayun, hindi talaga natin alam yung purpose natin sa buhay. But the moment that we have come to know yung importance of inquiring our God, then started na, we were able to live our life na, kumbaga, purpose-driven na, ganyan. Yes. And we see our life na, parang, alam mo yun, every day you wake up knowing na you are fulfilling your purpose in life. And we really live to serve the purpose in our life. Every day, we are not just trying to live on our own. Yes. Hindi lang tayo yung suntok sa buwan na pamumuhay. Kundi yung talaga, on a daily basis, we try to fulfill that purpose na dinisign ni Lord sa ating mga buhay. Because upon inquiring, we know how valuable yung buhay po natin because it cost the life of His precious Son, Jesus. Correct. And hindi niya naman ibibigay yung basta-basta na wala naman talagang reason, di ba? That really shows na talagang pinapahalagahan ni Lord yung mga buhay natin. Because we are not just created here na parang wala lang. Joke lang. Kasi kapag gagawa ka ng isang bagay, tapos tatanungin ka, ba't mo ginawa yan? Ano yan? Tapos sabihin, wala lang. Trip lang. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi po kagaya ng tao ang Diyos mag-isip na kapag siya po ay gumawa ng isang bagay, He really mean it. Talagang may purpose ang Panginoon. Why did He do that? Correct talaga, Pastor. Katulad na lamang nung sa profession nga po namin, yung sa architect ba, hindi lang po yan yung basta drawing lang, ganyan. And lahat po ng nilalagay namin in plants, mapa isang let's say plant man yan or kung ano, there it serves a purpose talaga. And we all know that God is our greatest architect talaga. So God really knows kung bakit tayo nandito, and we have a purpose. Now, if we do not know that purpose, then it is time, kapatid, to inquire the Lord. Huwag kang magmarunong sa buhay mo, kasi yung tendency talaga dyan, your life will be a complete failure kasi hindi mo na-live yung purpose mo, and that you will really live your life on the average lang. Hindi mo marireach yung standard na dinasign sana para sa iyo ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Proverbs chapter 11 verse 14, for lack of guidance, 15:22 I mean, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. So this one is applicable po para sa ating mga tao. You know, when you make plans, you really need a lot of people, especially pastor sa usapang pagpapakasal, no? Hindi ba kailangan dyan, ina-advise talaga sa mga couple na magiging mag-asawa that they need a lot of people to inquire bago pa man nila gawin, nila gawin yung pagpapakasal nga na to make sure that they are really ready or fitted for that. Kasi, correct. Yan din yung isa sa kuminsan na kamalian natin bilang mga tao. When we plan, talagang go kagad tayo sa plan natin. Nakalimutan natin to inquire the Lord kung yung plan ba natin ay nag-a-align din ba? In accordance sa plano ng Diyos sa mga buhay natin. At mahirap din yung pastora kasi tayong mga tao talagang
we used to plan. Although na meron ding wala talagang plano sa buhay nila. Actually lahat may plano. Yung iba, yung plano nila, yung wala lang. Ganun yung pamumuhay nila. Pero meron talagang, marami talaga yung nagpa-plano talaga. Yeah, limbawa, a weekend getaway or a trip to ganon, may gagawin sila. They plan their next step. It is very important to inquire to the Lord. Kasi nga, kuminsan, yung plano natin ay hindi yun yung minanais ni Lord na mangyari sa buhay natin. That is why the Bible say that many are the plan in a man's heart, but God's plan shall prevail. Marami talagang plano. Yung sa plano lang, marami tayong mga plano. Small, detailed plans, at yung undetailed plans, marami tayo. Yung mga sudden plans, yan, marami tayo yan. But kahit anumang plano yan, it is important to inquire to the Lord. Kasi kung minsan yung nangyayari sa ating mga tao, kapag pumalpak na yung plano natin, saka pa lang po tayo pumupunta sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon. Lord, ano ba yung mali? Diba? Correct. Dilemma. Yung mali na yung ini-inquire natin. Lord, saan ba ako, Lord, nagkamali? Ba't pumalpak, Lord? Ba't nalugi yung negosyo, Lord? Ba't, Lord, na-broken-hearted ako, Lord? Diba? Parang ganon. At yun yung nakakatawa ko minsan sa ating tao, na hindi man lang tayo nagtanong kay Lord nung pumasok tayo dun sa sitwasyon, pero nung pumalpak na, parang tinanong na natin si Lord. Hindi po, dapat the first thing we need to do when we have a plan or we are trying to do something, we need to come first to the Lord and inquire about yung bagay na ganun. Talaga exactly yung ginagawa ng mga men of God sa Old Testament. Pag binasa po natin yung salita ng Diyos, marami po yan. When they wage war against their enemies, the first thing they do is they inquire to the Lord. Lalabanan ba namin ito? O kahit tatlo lang sila, o pito lang sila, o sampu lang sila. Pag sinabi ni Lord, go, kahit ilang libo pa yan, talo talaga nila yan. Kasi pag sinabi ni Lord, sure yun. Correct. And it's so important, when we inquire to the Lord, we should also learn, not just to inquire to the Lord, but to listen to what the Lord's response is to us. Pag sinabi ni Lord na mag-antay ka. Pag sinabi ni Lord na wag. Tanggapin nating wag, pero pag sinabi ni Lord na go na talaga, wag na tayong magdalawang isip kung magpatumpik-tumpik. Correct talaga. So, just to clarify lang, pastor, baka isipin, wag na lang ako magplano, ganyan. Hindi po masama na meron tayong plans. Mas maganda. Maganda po, and it is very encouraged that, meron tayong ini-envision sa sarili natin. Yes. We have our plans. But what we are talking right now is, yun bang, kahit na meron tayong plano, let us not forget to inquire it to the Lord pa rin. Yung ba, Lord, ganito po yung plano ko sa buhay, ganito po sana yung nais kong gawin. Pero Lord, ito rin po ba yung nais mo para sa akin? Yung ganun din po bang heart mo, katulad nung kay Jesus ba, Pastor, na in humility talaga, kinonsider niya, it's not my will, Lord, let your will be done in my life. So alam naman po natin, hindi ba, na kung meron nga pong katagang na nagsasabing mother's knows best, then wala na pong mas makakaalam ng kung ano pa yung best of the best sa atin, kundi yung ating Panginoon. That is why it is very important for us to inquire to the Lord. Yes. Sabi nga po sa Jeremiah 17 verse 7-8, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Kaya ganyan na lamang po makikita natin yung buhay ng mga taong nakikita talaga natin na nandoon yung trust and confidence nila sa Panginoon, Pastor. Kasi they know how to inquire the Lord about their life, how blessed their life is, and how they really enjoy their life. I could not say na worry-less, worry-free, but I could say, Pastor, na worry-less talaga sila, because they know na yung mga nangyayari sa buhay nila is exactly sa kung ano yung ninanais ng Diyos para sa kanila talaga. So, ayun nga po, the principle of listening before doing. Kailangan po talaga na, after we inquire to the Lord, it is also very important that we listen to what God's response is sa ating mga ini-inquire
sa kanya kasi napakahirap naman, Pastor, nagtanong ka pa, eh, hindi ka naman makikinig pala sa akin, parang ganun ba? So, when we... Nakakainis talaga yung ganun. Yeah, when somebody come to you, Pastor, I need counsel. Ano ba yung maganda sa ganito? And then, yun bang tatanungin mo si Lord and then sasabihin mo sa tao na yun? Tapos yung ending niya, hindi yun pala siya makikinig, parang nakakainis yung ganun. Hindi po, when we inquire to the Lord, mm-hmm. we need to listen to the Lord. You know, I was smiling because the Lord reminded me that it is not a coincidence that there was a children rhyme that says, stop, look, and listen. Oh, diba? Ginagawa natin, sinasabi sa atin yan, pag tumatawid tayo ng daan eh, para hindi tayo ma-aksidente o hindi tayo ma-disgrasya, then we need to do is to stop when we are on the side of the road. Uh-oh. We want to cross, we need to stop, we need to look kung merong dumadaan o wala, and we need to listen before tayo tumawid. Yes. Pag in-apply natin sa buhay natin yun, it is the same principle as inquiring to the Lord. Because, you know, when you are on a crossroad of your life, right. especially when you are in a crossroad of your life, and you do not know what's next, what to do, ano na ba yung susunod sa buhay mo, please stop for a while. Mm-mm. When you said, look and listen, it is inquire to the Lord. Ask the Lord, Lord, I do not know what to do next. Mm-mm. Ano na ba, Panginoon, ang susunod sa buhay ko? Lord, hindi ko na talaga alam kung ano yung susunod. Lord, what's next? At alam niyo po, when we learn to inquire to the Lord is bounded to give us guidance. Correct. Talaga, because He is bounded in His Word. Mm-mm. Yung sabi nga po sa Bible na He gives wisdom to those who ask. Yes, opo. Dahil, alam niyo po, napakabuti po talaga ng ating Panginoon na hindi papayagan ni Lord na masayang yung buhay natin. At yun lang talaga iniintay ni Lord eh, na mag-inquire tayo sa Kanya sapagkat ready naman talaga yung sagot ni Lord eh. Actually, sasabihin lang sa atin ng Panginoon, simple lang, Pastora. Sabi ni Lord, go back to the manual. Mm-hmm. And this Word of God is the manual of our life. When we inquire something, read this one because this is the manual. And it speaks about every question that you have in different areas of your life. Tanungin mo si Lord kahit anong aspeto ng buhay mo. At nandito yan, answer ni Lord. Yan sasabihin sa inyo ni Lord, anak, turn that to page. Ganyan. Oo. And it will address your question. Mm-hmm. Alam mo, it's so amazing when the Lord answers to us. Kung minsan parang napapasmile ka na lang, na parang di mo maunawaan kung paano ba nangyayari na yung katanungan mo, sinasagot ni Lord. Oo. Parang bang magic kung iisipin ng karamihan. Pero totoo po, that God really is answering our inquiry. Correct talaga. So hindi po totoo that Google knows all the answer. Yeah. Kasi alam niyo po sa isang research kasi yung tendency, Pastor, pag meron tayong hindi alam, ginugoogle, i-google yes. mo ganyan. Pero hindi lahat ng word yes. hindi lahat ng inquiry natin po sa Google have the right answer. Correct. May ano lang siya, isa-suggest lang. Pero alam niyo yung salita ng Diyos. Yun, it's very specific. Precise. Yeah, very certain pag sumagot siya. At kaya nga sinabi ng salita ng Diyos eh, yung encouragement sa atin ng salita ng Diyos eh, the Lord is not there. Mm-mm. Oo. Kapag nag-i-inquire tayo, talaga sasagutin tayo ng Panginoon. And He is ready to every inquiry that we had. Bago pa tayo create ng Panginoon, handang-handa na yung lahat. Alam niyo po, bago pa man tayo isinilang dito sa mundo, bago pa man dumating yung mga katanungan sa isipan natin at puso natin, alam na ng Panginoon yan. At ready na si Lord sa sagot natin. Alam niyo po yung saan tayo nagkukulang sa pag-i-inquire. Kulang na kulang tayo sa pag-i-inquire kay Lord kung ano na ba yung dapat natin gawin sa ating mga buhay. That is why, this morning, this is our encouragement to you. Na matuto po tayo na mag-inquire kay Lord, napakahalaga po nun. Because the Lord knows, sabi nga ni Pastora, hindi po Google knows all sa buhay natin. God knows everything. Mula po sa inside natin hanggang sa outside ng buhay natin, hanggang sa future, hanggang sa destiny natin, alam ni Lord. And the Lord is working hard to really speak to us and to relate to us His message that He is there and He is waiting for our inquiry. At alam nyo, the reason why a lot of people is coming to Christ is because They inquire to the Lord about their life, especially when they come to their crossroad and there is where they find or they meet the Lord Jesus. Sa umagang ito po, bago po kami magtapos, patuloy pong
nakikipag-usap ang Panginoon sa ating mga puso't isipan sa umagang ito. Maganda po ang plano ni Lord sa buhay. Ang tanging sumisira lamang po sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay ay yung kasalanan natin, sapagkat yung kasalanan natin ang nagsiseparate sa atin sa Panginoon. Kaya nga, kaibigan, sa umagang ito, kung nais mo nabigyan ka ng Panginoon ng tamang guidance sa buhay mo, tanggapin mo si Jesus. Kailangan mo siya. Tanggapin mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Mahal ka ni Lord. Maganda ang plano ni Lord sa buhay mo. Huwag mong hayaan na sayangin lang ni Satanas yung buhay mo at sirain. Tanggapin mo ang Panginoon sa umagang ito. Ako po ay mananalangin sa umagang ito. If you wanted to receive the Lord as your Lord and Savior, huwag po kayo mahiya. Pikit niyo lang po ang inyong mga mata. Sumunod lamang po kayo sa panalangin ito. And then, sabihin niyo po yung panalangin ito as your own prayer to the Lord this morning. Amen po ba? Just close your eyes and say, Lord Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala mula nang ako'y isinilang hanggang sa mga araw na ito. Ayaw ko na po sa paghahari ni Satanas sa aking buhay. Ayaw ko na po sa kasalanan. Panginoong Hesus, hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Mula sa aking ulo hanggang sa aking talampakan. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Mula sa araw na ito, kayo na po ang maghari sa aking buhay. Maraming salamat. Amen. Amen. Kung inyo pong sinunod yung panalangin na yon, and you mean it from your heart, alam nyo po, there is something in the spiritual realm. There is something inside of you that is happening na hindi mo po napapansin. But the Lord is changing your heart right now as you receive His Son, Jesus. At from there, sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay naniniwala, ikaw ay tumanggap sa kanyang anak na si Jesus, ikaw ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. And that is one of the things na pwede natin talagang sabihin, one of the best moments of our life when we came to know the Lord sa ating mga buhay. At alam niyo po, yung Jesus na yan, yan po yung sasagot sa lahat ng inquiry mo sa buhay. Kung meron ka mang katanungan, kapatid, yung Jesus na tinanggap mo is very much ready. Actually, matagal na naghihintay yan sa inquiry mo. He is very open and available 24/7 non-stop. Just say your question. Just ask Jesus and He will answer you. He says He is the way, He is the truth, and He is the life. Pastora, any last word to our viewers to encourage them? So sabi, when we inquire, we live, sabi nga po kanina, Pastor, no, na kapag hindi tayo marunong mag-inquire, eh, nagiging independent tayo sa ating Panginoon. But when we learn to inquire to the Lord, we live from being independent from God to being independent to God. So ngayon po na natututo na independence, tayong... Independence. Meaning, we depend. Yeah, we always depend to the Lord to the now. Lord. Yes. Kasi we know na how to inquire. Sana po huwag nating hayaan yung sarili nating palagi na lang tayo nagmamaruneng. Yeah. Nagmamarunong. Rather, let us learn to humble ourselves. And alam mo yun, matuto din po sana tayong magtanong, especially if yung concern po natin is yung buhay talaga natin. Kasi ito po, isa lang ito. Okay lang sana yung bagay, Pastor, mapapalitan pa, or maaayos pa ito. Mabibili pa muli. Oo, mabibili pa muli. Pero yung buhay po talaga natin, kapag ito po ay nasira, then sad to say, meron po mga consequences na irreversible na po. Kaya sana po, before we make
decisions, yung mga plans man natin, let us learn to inquire to our God. Amen to that. Amen to that. Amen. So, para po sa atin mga kapatid, patuloy po naming inihikayat ang bawat isa sa atin na bigyan po natin pansin yung salita ng Diyos. Pahalagahan po natin. At lahat po ng ating napapakinggan, idalangin natin sa Panginoon na ito po ay mailagay natin sa ating pamumuhay sa araw-araw, sapagkat dito po nagkakaroon ng kapangyarihan. Nagmamanifest yung kapangyarihan ng ating Panginoon kapag in-apply po natin yung salita ng Diyos. Sakasabi po kasi ng salita ng Diyos, mapalad yaong nakikinig at sumusunod. O hindi lamang po sa pakikinig nag-stop, bagkos nandoon din sa pagsunod. Tayo po ay manalangin. Panginoon, we are so thankful that you have given us, Lord, another word of encouragement this morning to remind us, to strengthen us. At dalangin po namin, Panginoon, let your mercy overflow sa aming mga buhay, that we may be able to apply everything that we heard this morning. At Lord, magkaroon ito, Panginoon, ng kapangyarihan. Magmanifest ito, Panginoon, sa aming bawat buhay. O Diyos, dalangin ko po ang patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy niyong proteksyon at provision, Panginoon. As I declare your blessings upon their bodies, their soul, and their spirit. Sa umagang ito, Panginoon, para po sa inyo lahat ng papuri, pagluwalhati at pasasalamat namin. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. And amen. Again, thank you so much for being with us in this program. Let's talk about this word. And see you again tomorrow. Hindi po tayo magsasawa. We will continue to do this until the Lord comes. Okay? So, iniiwan ko po ang encouragement sa inyo, sa bawat isa sa atin, that we are blessed to be a blessing. A blessed morning po sa bawat isa sa atin. Enjoy what the Lord has in store for us. See you again tomorrow.